Hirap ka bang magpapasok ng bola kapag nakadikit ang bola sa banda o frozen rail? Stay tuned dahil ito ang video na para sa iyo. Hi there, pool friends. It's me once again, Marl Beth, and welcome to my channel. Dito sa video session na ito ay sabay-sabay nating matututunan kung paano magpapasok ng bola na dikit sa banda o frozen rail. Lalo na kung nakadikit sa banda ay ang last ball o yung money ball. Tara na, let's go jump into the pool table. Sa buong session na ito ay titingnan nyo lang yung arrow at yung white ball sa kanan kung saan titirahin yung bola. Yung white ball, tingnan nyo yung red dot. In most cases, usually, dapat mong patamaan yung object ball at yung railing o yung banda sabay. Pero in this case, ito ay mas simpleng pamamaraan na tirahin ang white ball top right or top left, tapos dead straight doon sa object ball. Tingnan nyo yung arrow. Usually kasi tiyambahan yung pagsasabayin mo yung object ball at yung banda. Mahirap pagsabayin o usually sasablay tayo. And now, sige, subukan natin itong sistema na ito. Ito ay very effective lalo na kung may piniprepare kang bolang susunod na titirahin. So, di ba, pumasok. Sige, subukan ulit natin. Baka nakachamba lang or I just got lucky. Ganun ulit sistema natin, follow the arrow, dead straight to the object ball. Okay, pumasok ulit. Subukan naman natin sa kabilang side. Sa left side. So, same din. Kaya lang, ibahin natin yung tama sa object ball, sa cue ball. Top right naman. So, ganun din, pumasok din. So, nakita nyo yung direction ng bola. That's very adaptable, very convenient for preparation. So, isa pa, baka nakachamba lang. Or I just got lucky again. Top right, pumasok na naman. So, don't take my word for it. You should try it on the table. Subukan nyo rin ito. Kung effective ba talaga itong solution na to. So, layuan natin ng konti. Ganun pa rin, ang tama. So, talagang proven siya. So, balik tayo sa kabila. Let's go back to the right side. Medyo malayo nga lang, malapit sa side ball. So ganun pa rin ang gagawin natin. Dead straight to the object ball at top left. Pumasok po ulit. Guys, napansin ko lang kapag stiff ang angle, parang hindi applicable yung unang pinakita ko solution. So dito, hindi dead straight yung tama mo sa object ball. Kumbaga medyo andun siya sa dulo. Tingnan nyo yung arrow. Yan, sa dulo. So, sa fractional, parang nasa part siya ng 1/8. Hindi siya dead straight of nasa 50 sa kalahati ng object ball. Sige, subukan nga natin. Sinubukan ko kasi itong unang style pero hindi pumasok. Medyo makapal. So, I think this will work. O, diba pumasok? Yun yung sinasabi ko, di lahat ng theory ay effective. So, kung nakita nyo merong ganong sinabi na ganito, di nyo patamaan, di nyo, you try it for yourself, then you will discover na hindi pala ganoon, hindi pala lahat ay applicable. So, kayo mismo makakadiscover. So, dito naman, kung yung mga naunang example ay top right or top left at ang takbo ng bola ay pa forward, subukan naman natin itong bottom left or bottom right kung saan ang preparation ay nasa likod yung susunod na bola natin
what if ang sitwasyon ay nasa likod, saan mo siya patatamaan? So kung titingnan niyo yung arrow, medyo andun siya dun sa gitna ng rail at saka ng object ball, pero nasa bottom left yun patama sa cue ball o bottom right para umatras yung bola. Kasi kung diretsyong atras, bottom center, iba ang takbo ng bola nun. Magkukulang sa angulo kung medyo malayo-layo yung preparations na gagawin mo. Tara, subukan natin. Assuming nasa likod yung sunod na bola, bottom left, o diba, umatras yung bola. Pero kung gitna yun, hindi ganun kalayo yung tatakbuhin ng bola. Ito naman yung bottom right, pumasok din, diba? Now, itong pattern na nakikita nyo, kailangan unahin yung dalawang nasa gilid, then ihuli mo yung gitna. Medyo hirap ako before, noong hindi ko pa masyadong nagpa-practice nung dikit banda o frozen rail. Pero malaking tulong yung napanood ko sa YouTube na kung paano tirahin yung banda or mapapasok yung object ball na nakadikit sa banda with ease. So dito ay makikita natin yung application kung nakatulong ba yung pag-aaral natin ng sistema o solution, practical solution doon sa frozen rail. Okay, billiard friends, I hope nakatulong itong simpleng video na ito doon sa problem natin sa frozen rail or dikit banda. But as I always say in advice, don't take my word for it. You try playing with the system that you've watched and see if it works for you. Kasi iba-iba po tayo ng playing style and iba-iba yung equipment na gamit na ating pre-prehas. So, ang ginamit ko po dito is a 3-1-4-3 Predator cue and with a triangle tip. So, I don't know kung parehas din naman ang effect doon sa usual, sa normal cues, sa common cue sticks, or carbon fiber. So, sa carbon fiber, medyo hawig yung tama ng 3-1-4-3 kasi low deflection siya. Hindi ako masyadong nahirapan doon sa pectus. Pero bakit kinakailangan tamaan diretso doon sa object ball yung naka-straight siya sa ferrule? Kasi yung pectus mo ay itatapon yung bola mo papunta sa kanan o sa kaliwa, kaya sakto lang yung spin niya pag tumama siya sa object ball. So thank you so much and please don't forget to subscribe and like the video kung nagustuhan nyo, and hit the comment below. I would appreciate it. Thank you for watching.